Matatalakayin ang wastong gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Malalaman ang pinakahuling update ng COVID-19 sa ating lalawigan at ilalahad ang mga programa at proyekto ng kanilang tanggapan. Samahan si Dr. Gerardo Caballes, ang ating Provincial Health Officer tuwing Lunes at Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa programang Usapang Kalusugan with Doc Cherry. Dito sa MNN Lucky 7 Channel 3, hatid sa inyo ng Provincial Health Office, Marinduque Provincial Government at ng Marinduque News, ang himpilan sa sentro ng Pilipinas. Usapang Kalusugan with Doc Cherry. Magandang hapon po muli sa ating pong mga kababayan dito sa Marinduque. Ako po si Dr. Caballes, Provincial Health Officer 2 ng Province of Marinduque po ay nandito upang magbigay po ulit ng mga ilang ulat patungkol po sa health, no? Particularly yung atin pong usapin tungkol sa COVID-19 na hanggang ngayon ay atin pa pong nilalabanan para po once and for all ay sana masugpo na po natin ito para makausad na tayo finally ng husto sa ating mga gawain na naantala po nung pandemic gawa ng COVID-19. Iuulat ko po yung update muna noong ating status ng COVID-19 dito sa ating lalawigan, tapos minarapat ko po na mag-report noong kung ano po yung nangyari doon sa mga dumating na bakuna, na Sinovac vaccines dito po sa atin noong nakaraang Biyernes, no? At naiturok na po natin ito tulad ng iuulat ko maya-maya sa ating pong mga frontline workers sa hospital. At malugod ko pong ibabalita na meron po ulit allocation ng Marinduque galing po sa WHO yung AstraZeneca po, no? Na pangunang informasyon na dumating sa akin ay ma-allocatean po ang probinsya ng additional 800 doses, no? Good for additional 400 persons. Okay. So punta po muna tayo dun sa update, no, ng ating COVID-19 status as of 4 PM yesterday, March 10, 2021. Tulad po ng makikita natin, no, sa unang slide, meron po tayong total na 290 cases na. At sa ngayon po, malagod ko pong binabalita na dahil po sa kooperasyon ng ating mga kawanipas po sa health, no? 10 ng ating mga local chief executives at mga officials ng ating pong pamahalaan, no? Sa buong Marinduque, both sa provincial at saka sa municipal level, ay 2 na lang po ang active cases dito po sa ating probinsya, no? Ang isa po dito ay galing sa Buac at isa po ay galing sa Santa Cruz, no? So, ito po ay magandang balita at ito pong dalawang kasong ito ay naitala pa po noong March 8, no? Ang huli pong dalawang kaso na ngayon po ay active sa kasalukuyan ay huling naulat po sa noong Marso 8, 2021. Sa madalit salita po, kasi hanggang ngayon, as I speak, no, wala pa pong nagpo-positibo at sa makatawid, 3 araw na po tayong walang bagong kaso dito po sa ating mahal na probinsya. That is despite na nag-open na po, no, ang province sa mga nagsisiuwian, no? Although of course, sa pagpipilit po natin, ano, sa pangunguna ng ating mahal na governor, Governor Velasco, ay ating pong iniingatan ng ating probinsya
sa pamamagitan ng pag-regulate, no? Although sumusunod tayo syempre sa Resolution 101. Pero nag-institute po tayo ng mga measures para mapanatili yung ganitong profile ng ating pong probinsya patungkol sa COVID-19. At malugod ko po ngang binabalita na sa ngayon ay may 2 na lang po tayong active cases. Okay. Yung mga dumating naman po, nagpapasalamat kami dahil sa inyong mga kooperasyon at sana po patuloy tayo na nag-self-monitor, no? Sa ating mga sarili at kung magkaroon po tayo ng simptomas, paki-report po kaagad, no? Sa ating pong mga opisyales ng barangay una para po kayo ay agarang ma-examine at matugunan ng ating mga municipal health officers or mga doktor po sa ating mga munisipyo. Ma-assess po kayo ng maayos at maibigay yung kaukulang management, no? Ayon sa severity ng inyong kaso. Para naman po kayo ay hindi mauwi sa paglala ng inyo pong mga simptomas at kuminsan nga po ay nauuwi pa sa hospitalization. At alam naman po natin na kapag nangyari yun, ay katakot-takot, no, na pahirap sa katawan ninyo at sa katawan at sa bulsa ng buong pamilya dahil po sa mahal, no, ng management kung yung inyo pong simptomas ay magiging moderate to severe. At kung medyo talagang pupunta sa severe ang inyo pong karamdaman, ay maaari po itong mapunta pa, no, sa inyo pong kamatayan. Na huwag naman po sanang mangyari, no? At ito po ay hindi mangyayari kung aagapan po natin yung simptomas, magre-report po kayo agad sa inyo pong mga authorities sa barangay para ma-refer kayo kaagad-agad sa mga doktor at mabigyan kayo ng kaukulang at tamang management sa inyo pong level or severity ng karamdaman, no? So, ang next slide po ay magpapakita sa atin, ano, ng recoveries, 275 po, no, or 94% ang naka-recover dun sa out of 290 na kaso. Unfortunately, pero ito naman po ay hindi na nadagdagan ng matagal na, no? Yung ating pong death remained 13 as I speak now. At 12 po dito ay COVID-related at yung isa tulad nung naiulat ko na po noong mga nakaraang episode sa amin dito ay hindi po COVID-related. So, the COVID-related deaths ng provincia stands at 12 cases as of 4 p.m. yesterday. Okay, sa tulad po nung sinabi ko, ano, wala pong reported cases sa ngayon at 3 araw na po tayong walang kaso. So, magandang balita po ito. And that is despite ng mga nagdatingan na, no, na mga kababayan natin noon pa pong I think nagsimula yung dagsa ng datingan noong Lunes, no. Okay, so that's good news for all of us. So, ito po yung breakdown ng total cases. Meron po tayong 290 tulad nung sinabi ko. Ang buwak po dyan is 104, Buena Vista 42, Kasan 42, Santa Cruz 43, Mugpog 35, at Torrijos 24. No? Ang imported cases po dyan out of the 290 ay remain to be 15, no? At tulad po ng mga nasabi ko ng mga nakaraan, ang hawahan ay nangyari po sa lokal natin dito, no? Meaning, ang transmission is locally transmitted at fortunately, hindi po nanggagaling sa labas, no? Fortunately, in a sense, dahil siyempre takot po tayo dun sa variant. Kasi hindi po tayo sigurado na yung variant na lumalaki po yung numero
sa mga ilang lugar sa ating pong bansa, no? Isa na po dyan ang Metro Manila. Ay siyempre takot tayo na ang kumalat dito sa ating probinsya ay yung variant na kaso, no? Kasi po alam naman natin na yung UK variant, yung South African variant, compared dun sa mga naunang variant ng COVID-19, no? Yung una pong natuklasan ay mas transmittable or mas nakakahawa, at may mga report po particularly sa South African variant na mas nakakamatay, no, at nakakakos ng more severe clinical course na yung iba po ay napupunta sa kamatayan noong merong COVID-19 South African variant. So takot po tayo doon. Next slide. Dito po nakikita natin, no, yung mga confirmed cases sa close setting. Kasi ito po yung isa sa binabantayan natin, at dahil po nagkaroon na ng kaso sa isang close setting, particularly sa provincial jail, no, ay minomonitor po natin ng mga higpit yung mga facility na medyo lukob, no, kulob, no, ang sitwasyon. At isa po dito nga ay yung provincial jail. Sa kabutihan palad po, wala pa ulit na nare-report na mga kaso doon. Okay. So, yung dalawa pong active cases, no? Ang isa nga po ay ang Santa Cruz, at ito po ay nasa facility. Yung Buwak po ay nasa home quarantine, at we are assured by the municipal health officer ng Buwak na very strict naman po sila doon sa home quarantine. At they confirmed na nasunod po yung criteria ng home quarantine dun sa naka-home quarantine na isang kaso, no? At we trust, of course, the municipal health officer, at closely monitored po yung kasong yan sa kanyang bahay, no? Okay, ito po yung mga action naman, no? Dahil natuto na tayo dun sa mga nakaraang experiences natin. So, ito po yung action, no, na naibigay noong magkaroon ng positive na kaso noong March 8, 2021, no. Yung dalawa pong nabanggit na huli na natuklasan na positibo ay both government employees, no. At ito po yung profile again. Hindi po namin makakitaan ng index case yung dalawang kasong ito. Ano? Ang ibig sabihin nito ay hindi po namin alam kung saan siya nahawa. So ito po yung dahilan kung bakit pa ulit-ulit naming pinapakiusapan ng lahat, no, na talagang mag-practice ng minimal health standard, because ito po yung pangunahing paraan para hindi po tayo magkahawahan at kumalat yung virus dito sa ating lalawigan, no, at sa inyo pong mga lugar. So bukod po dun sa kuminsan hindi natin alam na kung saan nahawa, ay 41% po ng mga kaso ay asymptomatic. Pero yung dalawang kaso po noong March 8 ay nagpakita ng mild symptoms lang naman. At sa ngayon po ay nasa maayos at mabuting kalagayan, no, sa kanilang mga isolation area. Okay, ito po yung profile, no. Gusto ko lang makita niyo ulit kung ano po yung profile as to age noong mga kaso, no. At dito po muli napatunayan natin, ito po naman ay katulad ng profile around the world, no, at dito sa Pilipinas, na ang mga kaso ay nakasentro sa mga batang population, no? At kadalasan, ito pong mga bata ay walang simptomas. Kaya nga po, ingat na ingat tayo, naglalagay tayo ng mga measures. Anong binaba po yung Resolution 101 na nagpaluwag, no? Noong
mga regulasyon kapag uuwi ka po sa inyong probinsya, manggagaling sa kasi isang lugar papunta sa isang lugar, irregardless of the type ng community quarantine dun sa dalawang lugar na pinag-uusapan. Despite po ng kaluwagan, ay minarapat po ng probinsya, no? At mga local government officials ng ating lalawigan at mga munisipyo na magkaroon ng kaunti pa ring measures na despite na sumusunod tayo sa Resolution 101, ay tinitiyak pa rin po natin na hindi magkakaroon ng sudden surge, you know, kapag nag-uwian yung mga ating po mga kababayan. At kung magkaroon man po ng mga spike, no, ito po ay mahigpit na minomonitor natin sa ating pong mga munisipyo. At I think, no, with all honesty, mayroon pong kakayahan yung mga municipal governments at yung ating pong provincial government na mag-address ng mga situations, no. At napatunayan na po natin yan, no, noong mga nakaraang buwan, no? Specifically, no, nagkaroon ng surge ng mga kaso ng mga bandang December hanggang January. At nakapag-respond po appropriately ang ating health system dito sa ating probinsya. At within 2 weeks, ay nabago po natin, no, yung sitwasyon. At from a very bad situation na naglagay po sa atin sa Maymaropa bilang pangunahing probinsya na may pinakapangit na profile, within 2 weeks ay nabago po natin yung situation na yun, ano? At as I speak now, isa po tayo sa mga probinsya sa Maymaropa na napagaganda ng profile sa kasalukuyan, no? So, ang slide pong ito ay nagpapakita lang na 95% po ng ating mga kaso ay local at 15% ang imported, no. Next slide will tell us yung severity ng ating illnesses. 157 po out of the 290 or 54% of the cases ay nag-manifest as mild symptoms, no. Yung pong tulad po ng sinabi ko, 41% ay asymptomatic. At dito po tayo actually takot, no? Yung data na napakataas kasi ng asymptomatic cases, so therefore, hindi natin alam kung nasaan at kailan aatake ang kalaban, no, yung virus. Kaya nga po, inuulit ko, ang pinakamahusay na panlaban natin dito ay yung pagsunod, no, sa minimal health standards na pinoprovide po namin na paulit-ulit, no? Okay. So, as of March 10, ito po yung profile ng probinsya per risk status, no? Kung mapapansin nyo po, yung limang bayan ay nasa minimal risk na po, no? Using the 2-week growth rate at saka yung ADAR, no, yung daily attack rates. So ang ibig sabihin nito, ang transmission po nito, para maintindihan natin, ano, ay ang buong probinsya ay nasa minimal risk na po, at ang ibig sabihin nito, naka-ready na ang buong probinsya para pumunta tayo sa new normal. Ito po ay kung mapapanitili natin yung ganitong klase ng sitwasyon dito sa ating province. Kaya nga po, nakikiusap kami na kung minarapat ng ating pong gobyerno dito sa ating province na maglagay, no, ng ilang pa pong mga measures, no, patungkol po sa pag-iingat na mapasukan tayo ng variant cases, no, especially at yung mapanatili na ganito kaunti ang ating kaso dito sa ating mahal na lalawigan, ay sana po maintindihan ng lahat na ginagawa po ng ating gobyerno dito sa ating lalawigan ang lahat, no? At ang dahilan po ng mga measures na yon ay hindi para pahirapan sino man doon sa mga umuwi o mapahirapan tayong lahat
kasi sa tingin ko po napakaluwag naman, no? Na naman ang ating mga patakaran. Ang lahat pong ito ay ginagawa hindi para sa kahirap po natin, kundi para maprotektahan yung ating pong mga kababayan, no? Yung mga umuwi at yung mga inuuwian dito po sa ating mahal na probinsya. Okay, so yung pong ating vital indicators ay hindi po masyadong gumagalaw, no? Yung Marinduque sa case fatality rate is 4.1%. Medyo sumabi tayo dito, no? Doon sa standard na hanggat maari, less than 1% ang target natin dito. Ang Mimaropa is 2.2%. Yung positivity rate po, ang ating probinsya is 11.3%. At ang positivity rate ng Mimaropa is 7.3%. Pero despite of these numbers, yung present situation po natin, ano, at paulit-ulit kong sinasabi, yan ay dahilan sa kooperasyon ng ating mga mamamayan dito sa probinsya, sa kasipagan po at pagiging proactive ng ating mga public officials at public health personnel sa buong level po ng province, no? From the provincial down sa municipal at down sa mga kabarangayan, no? At sa kooperasyon po at assistance ng ating mga kaagapay dito po sa probinsya. For example, sa pangunguna po ng provincial DOH office sa pamamuno ni Dr. Rachel Garcia, yung ating po mga kaibigan sa kapulisan, no, sa pamamuno ni Colonel Santos, at yung ating po mga partners sa iba't ibang mga institusyon, no? Nandiyan po ang DepEd at ibang mga national agencies, yung DSWD, at yung mga iba pong mga offices na nasa front line laban sa COVID-19, no? Sa ating pong kooperasyon at pagsisikap na mabigyan ng kaukulang katugunan yung ating pong sitwasyon patungkol sa COVID ay nagdala po sa atin sa magandang sitwasyon natin sa kasalukuyan, no? So despite the numbers ng fatality at saka yung positivity rate, nananatili po ang ating provincial as I speak now, no, in a very good condition. As a matter of fact, we're one of the provinces ng Mimaropa na may pinakamagandang profile in the past 2 weeks, no? Okay. So, yung pong sunod na set ng slides, gusto ko lang pong ibalita sa inyo kung ano po yung nangyari doon sa 300, no? Na tawag dito, 300 na vaccines na dumating, yung Sinovac po, no? At alam naman po nating lahat, no, na ang inuna natin na mabigyan as provided by the WHO at saka ng DOH guideline, no, yung AITF guideline na pre-provide po sa atin at sinunod po natin, ay ang uunahin po natin ay ang mga taga-ospital. Bakit po? Siyempre, dahil sila po yung talagang mga nasa posisyon ng peligro, no? Dahil sila yung mga actual na mga health personnel na talagang in direct contact, no, dun sa mga COVID patients, especially dun sa mga symptomatic patients. Kasi yan po yung mga tao na may mga symptomas at ilan dyan nga po ay may mga moderate to severe clinical condition. At because of those condition, nalalagay po ang lahat ng personnel natin, ano, sa ating pong mga hospitals sa peligro compared sa iba't ibang mga health personnel sa health system ng probinsya. So minarapat ng DOH sa WHO ng AATF, and we agree on that, na i-prioritize sila sa mga vaccinees, no? Ito po yung numbers, no, ng staff para maintindihan natin saan ba napunta yung 300 vaccines na dinonate sa Pilipinas ng China at nabiyayaan nga po ang probinsya, no, ng 300 600 doses ng vaccine
na good for 300 person. So, ang Marinduque Provincial Hospital, as shown in this slide, ay meron pong 245 na staff, no? Ang Santa Cruz District ay 78. Ang Torrijos po, Municipal Hospital, ay 54. So, quickly, cursory analysis, may 377 number of staff ang tatlo pong hospital. At ang total vaccinated at day 1 is 176. At day 2 is 114. At day 3 po ay 7. No? So with a total of 297. May tatlo pa po na mabibigyan dun sa, I think, Santa Cruz District na inallocate namin hanggang bukas po, no? Kasi ang deadline na binigay ng DOH ay dapat matapos at ma-dispose yung vaccine up to March 12. Bakit po minarapat naming hintayin? Kasi ito pong tatlong personnel na ito ay critical staff ng Santa Cruz. Ito po yung mga doktor, no? Syempre, karapatan nila na maka-access dun sa vaccine, no? Alam naman po natin bakit sila wala dito ay dahil po sila po ay mga doktor na tumutulong dito sa ating probinsya na mga taga-Maynila. At nagkataon na nung nag-roll out po tayo ng vaccination ay sila po ay off duty at nasa Maynila sa kanilang mga tahanan, no? So, minarapat ko po na hindi alisin sa kanila yung kanilang karapatan at privilege, no, na makakuha noong vaccine kasi sila ay miyembro noong grupo na pina-prioritize natin, no. So, sila po yung number one dun sa listahan ng mga tao na i-vaccinate natin. So, meron pa, unfortunately, dun sa tatlo pong ospital ay may mga deferrals at may mga refusals, no? At nalulungkot po kami sa isang banda na halos sa ilan ito, halos sa more than 100 ang nag-refuse, no? So, kumbaga ilan 'yon? So, 127 ang na-defer po at na-refuse, no? Nag-refuse. At ang refusals ay 36 pa dun sa tatlong ospital, no? Especially yung sa Marinduque Provincial at yung Santa Cruz District Hospital. Although ang dumating po sa aming report ay dahil may parang yung iba ay may preferred na type ng vaccine, no? At yun naman po ay ina-address namin positively dahil sila po ay may karapatan din, no, na pumili ng vaccine. So, yung mga nag-refuse doon sa Sinovac, then minarapat namin, no, na pagbigyan sila uli pagdating nung Astra. Pero gusto ko pong malaman ng mga 36 personnel na ito na kapag nag-refuse pa sila sa Astra, ay sila po ay pupunta dun sa likod ng listahan, no? Yung pinakahuli sila. Hanggang sa mabakunahan yung pinakahuling nasa list po noong buong population ng Marinduque, no? Meaning after the senior citizen, yung lahat po ng citizen na nasubmit ng mga respective municipalities, tatapusin po muna 'yon bago sila mabigyan ulit ng pagkakataon na magpa-vaccinate. Ang assurance din po ay hanggat merong bakuna na available, lahat po ng may gusto ay mabibigyan naman, no? Kaya nga lang po, pagdating dun sa second batch ng Astra at nag-refuse ka pa, then ang instruction ng Department of Health through the Regional Health Office
ay ihuhuli yung mga magre-refuse pa na mga taga-hospital or dun sa mga tao na under the priority one nung listing, no? Ito po yung mga healthcare frontliners, including those na nasa BHRTS. So, actually, nagpasabi ulit yung mga kawani ng mga point persons ng Provincial Health, Marinduque Provincial Hospital. At ako naman ay nagboluntaryo ulit, no? Na kung maari, kung pwede kong makausap ulit or makausap, kung hindi ko pa nakakausap yung 36. Kasi nag-lecture po ako dyan noong last week, no? Before nung mag-start kaming mag-vaccinate. At marami-rami naman pong nakumbinsi after my lecture na magpabakuna na. So inuulit ko po yung aking willingness, no, na makapagbigay ulit ng lecture, makapagbigay ulit po ng opinion doon sa mga tao na gustong mabigyan ng opinion at makinig doon sa mga information na gather ko po, no, from experts at from legitimate health authorities, from WHO to DOH at iba-iba pong mga authorities. Then hindi ko naman po pinagdadamot 'yon at willing ako na maibigay 'yon, no. So matter of fact, pag nag-rolled out tayo sa iba't ibang yung A2 category, pag doon sa mga grupo na iba at gustong magpa-lecture, then I'm more than willing, no, to be to lecture para po doon sa understanding ninyo, para makatulong doon sa pag-understand nyo doon sa information tungkol sa mga vaccine at tungkol doon sa vaccination program na binibigay po ng ating pamahalaan national para po sa ating mga Pilipino, no, sa buong bansa. So just coordinate with me or anybody from my office, PHO, at bibigyan ko po kayo ng oras, no. So matter of fact, bukas is Friday, no. Bukas ako po ay naka-schedule sa Maralco dahil nag-communicate po ang kanilang magaling na manager at pinagbigyan ko naman po, no, na pupunta ako doon para makapagbigay ng kaunting lecture patungkol po sa vaccination program. Para naman sa pagdidesisyon nila pag dumating na yung kanilang allocation, no, at ma-vaccinate sila, ay yung kanilang decision is an informed decision, no. So ito po yung Annex A, no. Ito yung mga listahan nung mga facility, no, ayon sa order, ano po, ayon sa order na bibigyan ng priority after yung mga kawani po nung mga taga-hospital, no. So after the hospital, pag naubos na po natin yung mga personnel ng tatlong hospital at mabakunahan na sila, no, ay yung pong second group ay syempre yung mga TTMF, no. Yung pong mga facility, ano, yung isolation and quarantine facilities, such as yung mga TTMF and converted facilities. Wala naman tayong masyadong, wala tayong hotel dito at saka school, no? Yung mga TTMF po natin, ito yung bibigyan after ng mga taga-hospital. Followed by government-owned primary care-based facilities such as health centers, rural health units, at barangay health stations, no. Local health offices to include members of the BHRTS, contact tracers and social workers. So after this group, ang susunod po yung standalone facilities, clinics and diagnostic centers and other facilities otherwise not specified, no. At yung number 4 po, yung closed institutions and settings
such as but not limited to nursing homes, orphanages, jails, no? Detention centers, correctional facilities, and treatment, drug treatment and rehabilitation centers and Bureau of Corrections. So, meron na po tayong list dyan, no, na sinadmit sa region. In-update po natin ito noong Martes para po updated at hindi, walang maiwan, no, na empleyado or member ng mga facilities na ito at mabigyan sila ng kanila pong right and privilege na makakuha noong vaccine. Ano po? At ang total po nito dun sa mga facilities na nabanggit ay mga sumusunod, no? Ang next slide ay ito po ay 410 ang nakalinya, no? Dun sa mga babakunahan. Ito po ay after, actually, noong may mga nag-refuse, no? Dun sa mga taga-ospital, ilan po dito sa grupong ito ay binigyan namin na ng right na sila ang mga susunod, no? At ilan po dito ay nagpabakuna na. Pero ang karamihan po dito syempre ay wala pa, no? Dahil kakaunti lang naman yung naging available slots after noong mabakunahan yung mga gustong magpabakuna dun sa tatlong ospital. So 410 po yan, yung grupong yan. So sa makatuwid, no, dahil syempre dun sa mga taga-ospital may mga hindi po nabakunahan dyan, primarily yung mga senior citizens na nagtatrabaho doon, because ang Sinovac po, for your information, ay ang in-issue ng FDA at ng HTAG ng Pilipinas ay hindi po siya pwedeng iturok sa more than 60 years old. At because of this, may mga senior citizens po ang iba't ibang mga ospital at yan po ay hindi nabigyan. So therefore, sila po ay uunahin, no, doon sa darating na 800 doses. So yung 800 po to doses per person, yung pong bagong darating is 800, good for 400 persons. So yung mga hindi nabigyan sa mga ospital, sila po ay ang uunahin doon sa 400, no, na persons na mabibigyan nung 2 doses, no, na paggagamitan po nung 800 na doses na darating. So after those people from the hospitals, ang susunod po ay itong mga nagdu-duty sa isolation and quarantine facilities, at sila po ay 410. So sa makatawid, no, with the assumption na lahat po sila this time around, kasi Astra po ang darating at ilan nga po ay nagbigay ng parang kaunting pahiwatig na mas gusto nila ang Astra. So, nirespeto naman po natin yun, no? So, 410 kung ang assumption natin is magpapabakuna sila, then malinaw po na dito pa lang sa grupong ito ay ubos na yung darating na 800 doses, no, na good for 400 persons dun sa next allocation po ng probinsya. So dito pa lang sa grupong ito. Nonetheless, gusto ko pong ipakita sa inyo yung kumpletong listahan ng mga priority na nakalista sa category A1, no, na meaning sila po yung uunahin sa population na babakunahan. Okay, next slide. Ang pagkatapos po nun, doon sa mga nag-duty sa mga TTMF, doon sa mga isolation and quarantine facilities, susunod po yung government-owned primary care-based facilities. So ito po yung ibang personnel, no, na nagtatrabaho sa mga different rural health units ng anim na bayan, no. And this would also include yung contact tracers. Remember, may mga binigay po, may mga in-employ ang DILG na mga contact tracers. So, kasama po sila
doon sa second group, no, ng priority after the personnel ng mga ospital. So sila po ay, ang total nito ay 2,370. At yung third group po naman, no, after the government-owned primary care-based facilities, ay ito po yung standalone facilities, clinics, and diagnostic centers, and other facilities otherwise not specified. So included po dito yung mga clinics, ng mga private clinics ng mga doktor, mga dentista, mga diagnostic clinics po, no? Yung mga laboratory natin ay kasama po sa listahang ito. Okay. So, and number four, yung grupo po na number four ay yung closed institutions and settings. Ito po yung provincial jail, BJMP, penology, at of course, yung pong PNP, no? Yung po ito yung mga jails na medyo kulub yung mga area nila. So yun po yung priority at gusto ko pinakita ko po ito para yung mga tao na magtatanong kailan ba kami mabibigyan, then ito po yung sitwasyon natin, ano, at ito yung ating pong schedules. So, hindi po pwedeng hindi kami susunod dito, no? For example, hindi kami pwedeng magbakuna sa mga private clinics kasi may mga nagtatanong, may mga nagre-request, pwede daw ba sila? Ang sagot po doon ay hindi po pwede, no? Not unless na kayo po ay involved doon sa hospital. For example, kayo ba ay natatawag sa hospital at nagsiservisyo kayo nang libre sa mga pasyente sa hospital, no? Then probably we will include you dun sa priority list as if na kayo po ay empleyado ng hospital. To be just and equitable, no? Dun sa mga tao pong nag-rotate at nagbibigay ng libreng serbisyo sa ating pong provincial hospital. I don't know kung merong ganon. Pero kung meron po, then personally, I will authorize that. No? At binigyan po ako ng authority naman ng DOH to decide over this matter. Okay. So, yun yung last slide po natin. Ano? So, muli po, ako po ay nagpapasalamat sa ating mga unang-una, sa ating pong mga public officials, sa ating pong governor, sa ating pong mga municipal mayors ng anim na bayan, sa pagbibigay po ng guidance sa amin. Kasi ang maganda sa mga officialis natin dito sa probinsya, eh lahat po sila talagang nag-aaral, no? Kuminsan nga po, mas nauuna pa silang makaalam ng mga policies, no? At ako po ay natutuwa dahil sila po ay talagang nakatutok, no, sa pandemyang ito. At sa tulong po nila, nagbibigay sila ng proper guidance sa aming mga health workers, sa ating pong mga pinuno ng ating health system. At with us, together with the local officials, ay nakakapag-develop po kami, no, ng maayos na mga policies at mga guidelines para po sa ating province na of course consistent naman, no, palagi sa national guideline at sa AITF provided guidelines, no, ng national government. At because of this at sa cooperation po ng mga partners natin, inuulit ko, nandiyan po yung ating pong mga partners sa kabaranggayan, yung ating pong mga birds, mga barangay captains, maraming salamat po. Nandiyan po ang mga ating pamunuan sa PNP, sa pamumuno ni Colonel Santos. Thank you, sir.
at sa mga men in uniform na pagod na rin po, pero walang sawang tumutugon sa ating pakikibaka sa COVID-19 pandemic na ito. Sa iba pong ahensya, sa DSWD national level po, no, sa DepEd at sa ibang mga agencies po ng national na in one way or another ay nakatulong po at nag-cooperate sa ating mga pulisiya at sa ating pong mga patakaran dito sa ating probinsya at tumulong para sa pagkontrol po, no, ng ating problema sa COVID-19. Nandiyan din po, before I forget, nandiyan po yung, mga kasamahan natin sa Coast Guard sa Balanacan. At saka yung pong tawag dito, PPA ba yan? Sa Balanacan po, ano, yung management ng mga peer natin, no? Si Sir Sherwin ng Balanacan Port at yung iba pong opisyales sa Talaw-Talaw, maraming salamat po, no? At lahat ng tumulong. Of course, palaging nandyan yung ating mga kaibigan sa media na patuloy pong umaagapay para maibigay yung tama at napapanahong mga informasyon para po sa ating mga kababayan. So inuulit ko po kung ang opisina ko po, no, ang provincial government, specifically yung provincial health office, kung may maitutulong kami para makagaan ang inyong mga agam-agam patungkol po sa specifically sa patungkol sa vaccination program para bago po dumating yung bulk ng vaccine, no, hopefully this year ay mabigyan po kayo ng tamang information para makapagdesisyon kayo ng tama, no, pagdating po ng araw na kayo po ay mabigyan ng inyong pribilehiyo na mapabakunahan. Kasi ang pangako naman po ng ating presidente, ang lahat po ng eligible population as defined by IATF and guided by the DOH and WHO ay mabibigyan po ng bakuna. At wala pong maiiwan na sino mang Pilipino dito sa ating mahal na bansang Pilipinas. So yun lang po. At kung may ilang katanungan, probably I could just stay for a few minutes para po mabigyan ng pagkakataon kung may mga tanong, no. Kung wala naman po, ako po'y babalik na sa aking office. Marami pang trabaho na nandun. Pinipilit ko na magbigay ng oras dito at nagpasalamat ako sa MNNN, ating pong partner na palaging bukas sa amin pong pangangailangan patungkol sa information dissemination. So muli po ang iyong pong lingkod, no? Dr. Gerardo Cabalies, Provincial Health Officer 2 ng Provincial Health Office at Provincial Marinduque Provincial Government. Thank you and good afternoon. Ihahatid ang wastong gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Malalaman ang pinakahuling update ng COVID-19 sa ating lalawigan at ilalahad ang mga programa at proyekto ng kanilang tanggapan. Samahan si Dr. Gerardo Cabalies, ang ating Provincial Health Officer tuwing Lunes at Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon sa programang Usapang Kalusugan with Doc Cherry. Dito sa MNN Lucky 7 Channel 3, hatid sa inyo ng Provincial Health Office, Marinduque Provincial Government at ng Marinduque News, ang himpilan sa sentro ng Pilipinas. Usapang Kalusugan with Doc Cherry.